Indeed, the Lord is glorious. Our Father in heaven is fantastically wonderful. At lalong-lalo kung atin pong sinusuri at pinag-aaralan ang Biblia, marami tayong lalo nang nakikitang kaluwalhatian ng Diyos. We have been reading the book of Ecclesiastes for a while, and it has been a search of what's good in life. Ano nga ba talaga ang mabuti? At syempre, hindi lang mabuti, we also like to see what's better in life. And as we ponder more words from the teacher, we pray that the Lord will enable us to see what's not only good, but what's also better in life. Thank you, Father, for this privilege of worship, and thank you for the privilege of reading the Word, preserved through the generations, and useful and fruitful for all of us even now. We pray, Father, that you may enable us to see the wonder of your Word, open our eyes and ears to your wisdom. Teach us, even as we ask you, Lord, to forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities, enable us to enter your most holy presence, and dare to ask blessings from you. Kami, Panginoon, ay humihingi ng pagpapala, ng karunungan, ng pagtutuwid, pagpapalakas, pagpapagaling, pagpapatalino. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kakayahan na mas makita ang ganda ng buhay at ibukas mo po ang aming mata sa kagandahan nito. Be our speaker, O God. Fill us with your Spirit. Enable us to read your mind, to touch your hand, and to be like you. Father, we ask you to protect us from evil, from all works of evil men and evil spirits. And we ask you, Father, give us serenity, calm in our hearts, and may your healing liberate us from physical, emotional, and spiritual infirmities. Thank you, Father, in the name of your Son, our teacher, the Lord Jesus Christ. Amen. So what's better in life? At maganda pa nga itanong, so what's best in life? Ecclesiastes 7:1-6. Solomon speaking. A good name is better than fine perfume, and the day of death is better than the day of birth. It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For death is the destiny of every man. The living should take this to heart. Sorrow is better than laughter, because a sad face is good for the heart. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of pleasure. It is better to heed a wise man's rebuke, than to listen to the song of fools. Like the crackling of thorns under the pot, so is the laughter of fools. This too is meaningless. In 6 verses, we are given a big load of wisdom. At itong thesis ito ni Solomon, meron sinasabi siyang, this is better than that. It doesn't have to be read as really literally better. But a poetic device to tell us that, well, you think there is something good here? You know, find something that is also very, very good, even in its opposite. So it's a dramatic way of looking at it and saying that it is better. He said, you know, a good name is better than fine perfume. Tayo mga Pilipino, mahilig magpabango, mahilig maligo, mahilig sa cosmetic industry. Sabi, but a good name is better than that. At yun daw araw ng kamatayan, mabuti pa kuminsan sa araw ng kapanganakan. Parang ito yung mga pagbaligtad sa mga dati na nating inaakala o pinaniniwalaan, hindi para talaga baligtarin ito, kundi para ipakita sa atin na maging yung kabaligtaran ng akala natin maganda, may kagandahan pa rin. Mas mainam pa daw na pumunta sa mga bahay ng pagluluksa, sa mga lamayan, sa mga namatayan, kesa sa pumunta sa mga party. Meron daw inam at kagandahan maging ang kalungkutan kesa sa tawanan. At yun daw matatalino, ay isinasali niya sa kanyang schedule yung pagpunta sa mga malulungkot na mga okasyon. Hindi lang gusto niya laging sumaya, tumawa o malibang. At mas masarap daw yung pagtutuwid, yung kahit pintas sa'yo ng matalino kesa papuri sa'yo ng isang wala namang alam. Mas dapat yan pinapahalagahan dahil ang tawa daw ng mga walang alam ay para lang tunog ng mga nasusunog na siit o mga tuyong kahoy. Sandali lang yon, tapos wala na. As we have said, better did not be read as literal better, but just for contrast, for dramatic effect. So what's better in life? According to the teacher, a good reputation.
A good reputation in the end, up to the end, therefore a respectable life. So that is better than what might be considered good but destroys the reputation. Agad-agad, sumasalungat yan sa popular belief. Yung mga iba, hindi bali ng pangit na reputasyon ko, basta yumaman ako, o basta sumikat ako, o basta magtagumpay ako. Pero sinasabi ni Solomon, a good reputation is good, is better even. What else? Good dosages of sorrow. Yung tamang-tamang timpla ng lungkot daw sa buhay, maganda yan. Parang sweet and sour, sumasarap, kesa sweet lang. No? Sorrow reminds us of our mortality. Ano ang napapala natin kung pumupunta tayo sa libing, sa lamay, sa mga namamatay o naghihingalo? Eh, nakakalungkot yon. Pero at least naaalala natin, tayo man may appointment with death. And if that alone is the profit we get from looking at death in the eye and mourning with those who are bereaved, then that's already a profitable experience. To be reminded that we will not be in this body forever, therefore we should be ready to meet our God. We should be ready and willing and able to accomplish that which God has set before us. Dahil sabi sa Bible, that God has decided long ago what everyone should do in life. Binigyan niya tayo ng talino, binigyan ng kakayahan para ma-accomplish yung ganong mga bagay. Constant fun, according to Solomon, can give us an imbalanced view of life. Constant fun can render us unprepared for the inevitable, which is death, sorrow, and suffering. Nangyayari talaga yun sa buhay. So maganda, nakakapag-practice-practice ang tao. Kaya daw yung mga bata na maganda, may mga pets, at kumisan yung mga pet nila nagkakasakit, kumisan namamatay pa, yung bata nagkakaroon siya ng education and practice kung paano ang isang mahal mo sa buhay ay magkasakit at maaaring mamatay. Na pagdating ng panahon na nangyari sa tao na mahal niya, na mas mabigat, mas masakit, meron siyang konting pagsasanay sa kalungkutan para hindi siya maitumba ng biglang dating ng ganitong mga uri ng problema. Sorrow offers inevitable hurdles and immediate goals. Pag ang tao may lungkot o may problema, meron siyang agad-agad na kailangan gawin. At kung ang tao meron agad-agad kailangan gawin, hindi siya dumarating sa punto na ano ba ang buhay? Ba't ba ako nabubuhay? Ano ba yung purpose ng life? Kasi kumisan, pag dumadating ka sa mga ganong tanong at wala kang maisagot na magandang purpose ng life, nawawalan ka ng gana sa buhay. Pwede kang ma-depress. Pwede kang mawala ng direksyon. Sabi, ito ang blessing pag lagi kang may problema. Hindi mo na iniisip kung ano yung buhay. Ang problema mo laging, solvein yung problem ko, gawin yung dapat kong gawin, kailangan mautang ko yung dapat kong mautang, dapat mabayaran ko yung dapat kong mabayaran. Eh, pero kung wala kang ganun, lumulubog-lubog ang araw, wala kang maisip na gagawin, lumulungkot-lungkot ka. Ayaw natin magkaroon ng problema, pero ipinapakita dito ni Solomon, kahit sa problema, meron ka mapapala. Kahit sa lungkot, merong benefit. Na napaka-importanting isipin na hindi ka lang dapat mahilig sa pagsasaya. Pinagpapraktisan din ang lungkot. Sapagkat, ito isang bagay na hindi pwedeng maiwasan sa buhay. Ecclesiastes 7:7. Extortion turns a wise man into a fool, and a bribe corrupts the heart. Ito kasing Ecclesiastes, collection ng wisdom ito, kaya bigla-biglang kumakambyo, bigla-biglang may iba yung topic, bigla-biglang may ibang ituturo, at yun ang ating pattern na sinusunod. Kaya kung saan tayo dali ng verse, doon naman tayo nagpupunta. What is better in life in this part of Ecclesiastes? Integrity. Integrity is better than whatever might give you benefit but will erode your integrity. To be above and beyond reproach. Yung meron kang delikadesa, meron kang self-respect, and people also respect you because you live in a respectable way. Ecclesiastes 7 verse 8, the end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. So ang mahalaga daw, hindi yung simula lang, kundi yung katapusan o natapos mo ba yung sinimulan mo. Anong pinapahalagahan dito ng teacher? Consistency. Steadfastness. To be able to deliver a promise. To be able to do what you had set out to do so that you would have not totally wasted time.
pagsimula ka ng simula at hindi mo naman tinatapos, magsisimula ka uli ng bago, marami kang nasasayang na oras na dumadaan, hindi na bumabalik, ikaw ang nalulugi. So what is important here is to complete what has begun. At kung hindi natin kayang simulan, huwag nating simulan. Kakambal siyempre nito, itinuturo sa atin ni Solomon, magplano ka. Kung may project ka, tingnan mo yung costing, kaya mo bang tapusin? Kung hindi mo kayang tapusin, huwag mo simulan. Meron ka bang energy hanggang matapos yan? O baka naman sandali lang yung energy mo, bukas wala na, consider all of that. Because many people waste time, talent, and treasure beginning many things and not finishing them. Another thing that's better in life, Ecclesiastes 7:9, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. So not being quickly provoked to anger is better than being provoked. That's what he's trying to say. So what is better here? Calm, serenity, payapa, tahimika, mahinahon. That you are unruffled. You're like a quiet pond without blemish on its face. At kasama doon siyempre is forgiving, understanding, and ignoring an offense or forgiving offenders. Sabi niya, anger resides in the lap of fools. Yan ay inaalagaan lang, pinapatagal, kinikimkim ng hindi matalino, yung galit. Kasi yung galit, sinisira ka, at lalo naman yung taong kinakagalitan mo, yun ay maaari mong masira. At sa pagsira mo sa kanya, hindi pwede hindi ka rin ma-damage. Kaya ang matalinong tao daw, hindi na niya hinahayaang magalit siya agad. Kung magagalitin kayo 5 years ago, pwedeng ma-excuse yun. Pero kung hanggang ngayon magagalitin pa rin kayo, boring na yun. Dapat kumukonti na lang ang nakakapagpagalit sa'yo. Na magandang goal sa buhay, this year babawasan ko pa ang pwedeng gumalit sa akin. Kasi yung taong napakadaling magalit, hindi ka lang napansin, galit ka na. Hindi ka na-invite, galit ka na. May nag-cut sa'yo sa traffic, galit ka na. Kita yung mga nangyayaring gulo sa mga taong umiinit ang ulo at sinusunod nila yung init nila ng ulo. Matagal lang lumamig yung ulo nila, may problema pa na dala-dala dahil sa naging bunga ng init ng ulo. What else is better thou? Not holding a grudge. Huwag ka nagtatanim ng sama ng loob. Hindi yun mabuti sa'yo, sa kalusugan mo, sa espiritu mo, sa iyong emosyon, at hindi rin mabuti sa iyong pakikipagkapwa tao. Ecclesiastes 7:10, do not say, why were the old days better than this? For it is not wise to ask such questions. Ganyan lang mga tao, lagi nilang the good old days. Mabuti pa nung araw. Hindi naman totoo yun eh, nung araw walang cellphone. No? Ang hirap tumawag, lalo kung taga-baryo ka nun. Tatricycle ka pa patungo sa bayan, pipila ka pa sa RCPI. Ang dami-dami ninyo, bibigay mo yung tatawagan mo sa operator, tapos tatawagin ka, papasok ka doon sa parang aparador na booth. Nadidinig ka naman actually ng lahat ng tao doon, ano? Tapos, mamaya may nalimutan ka, pila ka na naman bago ka makatawag. Nung araw, kahit may telepono ka, may party line ka pa. Tapos walang dial doon. Ngayon, kahit ka nasa banyo, nagsiselfone ng tao. Napakaraming madali. Natatandaan nyo ba nung araw pag tinuturo ko kayo ng dentista, hanggang daliri nyo ang taba ng karayom? Ang sakit. Ngayon, meron pang pre-anesthesia. Ang ginaginawa ng buhay. Mga tao ngayon, bumibili pa ng mga mineral water. Walang ganyang gastos nung araw. So, ibig sabihin, may pinagastos. No? Kasi may pinagkakagastosan, may ginagastos. Hindi katulad nung araw. Huwag good old days. Kasi pag sinabi nyo yun, lagi, lulungkot lang kayo. Dahil ang hinahabol nyo, yung tapos na. What Solomon is saying, is not, it's better not to complain and not to compare the present unfavorably with the past. Do not keep on finding faults with what it is. Because you will only become sad. It would diminish enjoyment. It would diminish your appreciation of the here and now. And then you'll only be sadder. Dapat bilangin mo yung mga blessings mo. Sit down and count your blessings. Kung kayo nung araw ay nagtatype, pag nagkamali kayo, lalo may carbon paper, 5-6 na kopya yun, i-snowpicken mo isa-isa. Pagkatapos uulit-ulitin mo. Nung araw, pagka nag-layout ka ng magazine, ginugupit mo talaga yung papel, talagang cut, paste, literal. No? Ang dali-dali ng buhay ngayon, maraming comforts. At saka kami sobrang nade-democratize.
The comforts you have, for instance, in texting, kahit kabalot bendor, not even the Caesars of Rome had them. No? At kumisan, kung nakaka-afford ka kahit konting air conditioning, not even the emperors of Rome or the pharaohs of Egypt were able to air condition their bedroom. Maraming dapat ipagpasalamat ang tao. Ngayon, yung may nalulun ka na kung ano, nung araw, iintay mo na lang mamatay ka. Ngayon, na-opera ka, natatanggal yung nilulun mo. Kaya nung araw, matagal ang ano, yung naghihingalo. Yung mga lola ko, naghihingalo. 3, 4, 5 days, yan ang kwento ng mga tao. Paano? Eh, talaga inaantay nung may sakit na mamatay siya. Pero ngayon, ginagawan mo yan ng paraan. Sabi ni Solomon, don't always say the good old days were better. Nababawasan ang appreciation mo sa improvement ng humanidad at sa blessing ng tao sa ating kabihasnan, sa blessing ng Diyos sa tao. Ecclesiastes 7:11-12, wisdom, like an inheritance, is a good thing and benefits those who see the sun. Wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this, the wisdom preserves the life of its possessor. So may dalawang shelter na sinabi dito, wisdom and money. Hindi sinasabing walang kwentang shelter ang money. Maraming nagagawa ang money, so you make a lot of money. Ngayon, kung ayaw niyong itago, ibigay niyo sa akin. O ibigay niyo sa mga mahal niyo sa buhay. But make, produce wealth. Because money is a shelter. So niya, advantage yan. Pero alam niyo, mas advantageous ang wisdom. Because wisdom preserves life. It is possible that money can actually destroy life. Alam niyo yung mga biglang tumatama sa mga loto, mga biglang nagkakapera, kuminsan napapahamak. Hindi, wala silang practice yung maman eh. Pero ang dami nilang practice humirap. No? Kaya mas hiyang sa kanilang kahirapan. Mas magsusurvive sila na mahirap kaysa mayaman. Maraming mga tao hindi nagsusurvive na sikat. Pero nung hindi sikat, buhay sila. So sabi, huwag mong sinisisi ang nangyayari sa isang buhay. Huwag mong isinusumpa ang buhay mo dahil kinukompare mo sa iba. Hanapin mo lagi yung advantage ng iyong pagiging iyo at ikaw. Kasi lagi yan merong advantage. Kuminsan yung mabuti pa yung naglalakad na walang pera, hindi na ho-hold up, hindi na sasaksak. E kung ikaw may pera, na-hold up ka pa. Kaya sabi, wisdom preserves the life of its possessor more than money. But of course, money also does preserve and prolong life. Diba? Mahirap siyempre patayin yung may pampa-ospital. Mahaba talaga buhay niyan. Kaya iniisip mo yung mga ganyan. Gusto mo humaba ang buhay mo, kailangan. Pagka kailangan kang operahan, may pampa-opera ka. Because money is a shelter. Napakasarap basahin si Solomon eh. Kasi hindi kanya tinatambakan ng kutakot-takot ng mga maraming-maraming theology ng ending, magsasuffer ka pala. Siya, pinapawalang kanya sa mga pagdurusa, tinakalaga niya yung gapos mo, niluluwagan niya yung mga tali para yung buhay mo mas guminhawa. So what is better here according to him? Wisdom over money. But it doesn't mean that money is bad. The love of money is what is evil, not money itself. Ecclesiastes 7:13. Consider what God has done. Who can straighten what he has made crooked? Hinahanap ni Solomon at ipinapakita sa atin yung mga kamalian natin, kaya nababawasan ang saya sa buhay. At iminumulat niya yung ating mata para dumami ang dapat natin ikasiya. At isa daw dito is the appreciation of the unchangeable. That's what's better in life rather than always rejecting and trying to change the unchangeable. Ang sinabi niya, who can straighten what he has made crooked? Kung ano daw ba ang niliko ng Diyos, pwede mong ituwid? O ang kanyang itinuwid, pwede mong iliko? Hindi. So ang taong sasaya sa buhay, yung itinutuwid, yung pwedeng ituwid, at tinatanggap na lang naliko, yung liko talaga. Lalo, hindi mo kayang baguhin. Hindi mo kayang baguhin, for instance, yung aptitude ng tao, yung talent niya, yung hilig niya, talaga doon siya naka-incline. Kesa lagi kayo nagtutunggali, lagi na lang kayo na nagkakaroon ng struggle, accept. When applied to human relationships, this means to accept and even enjoy people's unchangeable traits. We try. Kung meron tayong mga pangit na ugali, gusto nating improve yan. At sikap tayo ng sikap.
Pero mas luluwag ang buhay kung ikaw mismo pag-aaralan mo tanggapin kaysa baguhin ang iyong kapwa. Kung gusto mong baguhin ang sarili mo, baguhin mo kasi sarili mo naman yung kausap mo. Willing ka sigurong makipag-usap sa sarili mo na magbago tayo kung kinakausap mo yung sarili mo. Eh yung iba na gusto mong baguhin. Marami pong mag-asawa, hindi sila nagiging masaya together kasi parehong gusto mo ipalitan siya, ibahin siya. Paano siya maiiba? Sabi nga sa Bible, can a leopard change its spots? Well, we do not discount the possibility of a miracle, but a miracle is more of the exception rather than the rule. Kaya kung yung mahal mo sa buhay, anak mo, kapatid mo, asawa mo, mayroong mga ugali, may mga katangian na sa tingin mo ay kapintasan, masasaya ka kung pag-aaralan mo yun at tanggapin. Kung meron kang gustong baguhin, ang baguhin mo yung attitude mo. Kasi meron kang control doon, but you have no control over other people. Of course, if those people will also change themselves with God's help, then it becomes a lot easier. But you changing somebody else, it's going to be a struggle. Somebody will always win and somebody will always lose. And you know what losers do? They get out of your life or they kick you out of their life kasi they always lose. Kaya kung gusto niyong matagal na magkasama ng mga minamahal mo sa buhay, yung walang patakarang pagtanggap, mahalagang pag-aralan. Kasi sabi ni Solomon, consider what God has done. Ibig sabihin, eh Diyos ang lumikha sa tao eh. So pati yung ayaw mo sa kanya, ang totoo nun, nasa design niya yon, o nasa inclination niya yon. Kung yun ay hindi talaga maganda, dapat pagsikapan niya. Pero ikaw, kahit anong gawin mo, hindi mo siya mababago. Magkakaroon lang kayo ng hidwaan. So a powerful source of happiness here is not having people the way you want them, but a good attitude. That you take people for what they are. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider, God has made the one as well as the other. Therefore, a man cannot discover anything about his future. Kung masaya daw ang moment, hindi magsaya ka. Ngayon malungkot, hindi malungkot ka. Ganun talaga ang buhay. May araw ng lungkot, may araw ng saya. Ang mahirap ito, wala namang dahilan para lumungkot, umiimbento ka ng lungkot. Yun ang miserable. Hindi naman kayo dapat mag-aaway, nag-aaway kayo dahil lang pareho kayong pagod. Tapos mamaya, pasensya ka na, pagod kasi ako. So pag pagod pala, okay lang mang-aaway. No? Hindi kailangan, pinapasama mo lang yung sitwasyon. Pag masaya ang okasyon, magsaya ka. Alam nyo kapatid kung bakit? Hindi mo alam kung bukas, lungkot ang darating. Hindi mo alam kung bukas, nasunog pala yung bahay mo. Of course, we don't like that, but it can happen, di ba? Nangyayari. Ngayon, mayroong party, ayaw mong kumain. Tapos bukas, bigla na lang may sakit ka sa lalamunan, wala ka talagang makain, nakaswero lang, sisi ka ng sisi, pati hindi ko pa nakain yung pwede kong kainin, nung pwede pa. Kaya kailangan, kung maganda yung panahon, yan, samantalahin mo. Parang sinasal, o umaaraw pala, o di, yan, magkula ka, maglaba ka, maglakad ka, mamasyal ka, kasi may mga time na bumabagyo, hindi pwede yun eh. Ngayon, yung wala namang bagyo, nagkukulong ka sa bahay. Pagdating ng bagyo ngayon, nagsisisi ka. Ba't ba hindi ako nakalabas-labas nun? Ang practical ni Solomon, ang sarap-sarap niyang kasama. Ang sarap-sarap niyang teacher, buti na lang siya yung the teacher, Ecclesiastes. Ibig sabihin, the teacher. It was derived from that root word. Pag siya yung teacher, hindi kanya puro tinatambaka ng pagdurusa at hirap. No? Sinasabi niya sa akin, eto ang gawin mo. At huwag niyong tatawaran si Solomon, siya ang pinakamatalinong tao. Siya ang binigyan ng Diyos ng superior na katalinuhan, kaya dapat natin siya pakinggan. More than some religious leaders, no? More than some preachers na ang lagi nalang ginoglorify is suffering. Puro na lamang na magdusa ka, magtiis ka, huwag kang kumain, magfasting ka. But there's nothing wrong with that. But sabi ni Solomon, for everything there is a season, a time for every matter under heaven. So wise people are to enjoy good times and they are to ponder bad times. Pag daw malungkot ang panahon, ang dapat mong gawin, magbulay-bulay, mag-isip-isip. Anong iisipin mo? Bakit kaya malungkot? Meron kaya akong pananagutan o kontribusyon sa lungkot na ito? At pag nasabi nating meron, pag-aralan mo, paano ko kaya hindi na ito uulitin para huwag uling magkaroon ng ganitong klase ng lungkot? So kahit yung lungkot mo, nagkaroon ng lesson. At kung may lesson yon, may benefit kahit yung kalungkutan.
Ang mahirap, laging may lungkot pero hindi mo nalalaman kung bakit, hindi ka man lang kasi nag-iisip. Nagkakaproblema. Anong benefit? Kung mag-iisip ka, ano ang aking pananagutan? Anong kontribusyon ko? Bakit nagkakaproblema? Ba't lagi kami nag-aaway nitong asawa ko, anak ko, o whoever? Ano ang pananagutan ko? Dapat nating iniisip yon. Then sabi niya, makakabuti sa'yo ang mga araw ng problema at araw ng lungkot because such things make you a better person. So we learn and benefit from them. And what is the important lesson here? That God makes both good and bad times, according to Solomon. Nangyayari yan dahil pinapayagan ng Diyos. May nangyayari na talagang nililikha ng Diyos na mangyari. God causes them to happen. Pero may mga nangyayaring pinapayagan ng Diyos. God allows them to happen. In both cases, nothing can happen without God's permission. Because God is sovereign. And if God permits it, no matter how much you dislike it, then there must be something good in it. Ano ang misyon? Huwag magreklamo, huwag i-compare yun sa ibang panahon. Hanapin ang lesson nun. Then you will be better. At bakit daw yun ginagawa ng Diyos na hindi mo malaman kung ano mangyayari bukas? Well, probably to make life interesting and moving and exciting and far from being predictable and boring. Yun ang mga variety of life. And since God makes both good and bad times, de pwede nating masabing walang bad times. Dahil pwede mong pakinabangan yun, pwede yun magbigay sa'yo ng lakas, pwede yung magbigay sa'yo ng perspective, ng understanding of other people, ng compassion. Therefore, bad times did you good. Kailangan you turn every disadvantage to an advantage. Because the believers of God are incurable optimists. We see the brighter side of things. Because when God causes it or allows it to happen, we can learn something from it. In the fourth line, both the good and bad event should be expected, accepted, and much can even enjoyed. Ecclesiastes 7:15-18, in this meaningless life of mine, I have seen both of this. A righteous man perishing in his righteousness, and a wicked man living long in his wickedness. Sabi niya, alam niyo, may napansin ako sa buhay, may mga matutuwid na tao na mamatay dahil matuwid sila. At may masamang namang tao, ang haba ng buhay. Sa katunayan, yung pangangkasamaan nila yata ang nagpapahaba ng buhay nila. Na-observe niyo ba yan sa buhay? So sabi ni Solomon, verse 16, do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Do not be over-wicked, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one and not let go of the other. The man who fears God will avoid all extremes. I wonder if this is the first time that it has crossed your mind. The wisest man on earth, gifted by God with superior and excellent wisdom, says, do not be over-righteous. Okay, magandang banal, pero huwag kang super banal. Sabi niya, magandang matalino, pero huwag kang super talino. Halos wala ka nang ma-enjoy sa buhay pag ganyan ang ginawa mo. Sa kabaligtaran naman nun, do not be over-wicked. Madadali din ang buhay mo. Marami magagalit sa'yo. Masisira ang katawan mo. Sabi niya, do not be a fool. Sabi niya, eto ang isang katangian ng tunay na maka-Diyos. Hindi siya nagiging extremist. Di ba marami mga tao pagka naging religious, overly religious? Ito yung kaharap mo siya. Wala kayong pinag-usapan kundi Diyos, Biblia, mga kabanalan. At kung aaminin mo sa sarili mo, ayaw mo na siyang kaharap. Nalakakakasan, wala ang topic niya. Meron naman na overly wicked, walang pinag-usapan ko di yung mga pinatay niya o kung ilan ang kulasisi niya o anong mga kasalanan niya. Hindi rin nakaka-edify. Sa niya, alam niya ang tataong totoo, may konti ka nito, may konti ka nun, talagang nadadapa ka, tumatayo ka, meron kang konting kabutihan, may konti ka rin kasamaan, part ng pagkatao mo yon. Sabi niya, ang sino man natatanggapin na ganyan talaga ang totoo, ikaw lang ang magkakaroon ng peace with life. Na hindi mo ine-expect ang mga tao to be perfect. No? At ang kabaligtaran niyan, because nobody could be perfectly good, nobody is also perfectly evil. Hindi mo pwedeng ibuntun sa isang tao lahat ng kasalanan at lahat ng pagsisi. May mabuti rin dyan. Alam niyo, yung kuminsan niya ng hindi maganda sa mga pelikula,
yung may bida at kontrabida, talagang yung bida saksaka ng bait. Tapos yung kontrabida saksaka ng sama. Sa totoong buhay, walang ganun. Inside everybody, there's some bad and there's some good. And what God likes us is to develop the good so that it becomes better. And to develop the bad so that it becomes good. But this is one thing with God. Saan ka man niya abutan, nandun ka sa good, sa better, sa best, sa bad, sa worst, mahal ka pa rin niya. And God is great at restoring people. Kung ang taas-taas ng espiritualidad mo, mahal na mahal ka ng Diyos, bumagsak ka, nandito ka, magdasal ka sa Kanya, lumapit ka, andito pa rin siya, nasamahan ka niya, aakayin ka niya uli, umakyat, kahit sa kanaron, abot ka ng Diyos. Kaya dapat ganoon din ang attitude natin sa mga tao, kahit masila naroon, inaabot natin. Kung ano man ang level ng kanila espiritualidad, ng religiosity, intellect, we reach out to them because that's the example given to us by God. Huwag tayo maging overly good. Meron kasing judgmentalism that goes with exaggerated goodness. That you no longer are able to tolerate those who are not as good as you. Kaya ang nangyayari nun, nagiging bad ka na rin because judgmentalism, self-righteousness are both considered to be bad attitudes and behavior. Ano pa mga ironies po ang na-observe ng teacher? Tulad ng binagit natin, that good people could die in spite of and sometimes because of their righteousness. Nakikita niyo yung mga sineselebrate nating heroes dahil na-righteous, nagligtas namin aming buhay, nalunod tuloy siya. So, hindi natin sabing bing mali ang ginawa niya. Pero ang kinamatay niya, hindi dahil sa kasamaan, sa kabutihan. Diba? So, kung gagawin mo yung kabutihan, kinamatay mo yung pagiging mabuti, huwag mo sisihin. Kasi wala siyang ipinangako na pag gumagawa ka ng mabuti, eh, lalo kang mapapabuti. Kumisan nga, napasama pa yung kalagayan mo dahil gumawa ka ng mabuti. Eh. Nakita niyo sa ating pamahalaan yung nagbibisto ng mga corrupt, sila nakukulong. Oh, hindi natin sasabing mali yung ginagawa niya, pero pag gumagawa ka ng mabuti, don't expect na laging magiging mabuti ang bunga. Tapos yung mga gumagawa ng masama, yumaman, nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng ganyan, nagsinungaling, nagbribe ng huwes, nakalaya. Sabi, hindi lahat ng gumagawa rin ng mali, napaparusahan. Ano ang ibig sabihin dito ni Solomon? Huwag niyong hanapin ang hustisya ng Diyos na makita niyo buong-buo dito sa buhay na ito, this side of eternity. That's why the Bible is full of teachings about God's justice, especially in eternity. That God keeps account of what everyone does. So that if human justice fails, there is divine justice that will never fail. Tatandaan natin na nung nilikha ng Diyos ang tao, ibinig niya kay Adan at kay Eva ang management of creation. So dapat ang creation, ang mga creatures, ang mga hayop, ang kalikasan, at maging ang mga kapwa-tao, dapat i-manage mo mabuti the way God would manage if He was the manager Himself. Pero dahil lumayo na lumayo ang tao sa kabutihan, kaluwalhatian ng Diyos, kaya maraming imperfections, maraming injustices. Hindi yun kasalanan ng Diyos. Pero ang alam natin, itutuwid yun ng Diyos. Kung hindi man yan, maituwid lahat this part of life in the next. At yan ang pinanghahawakan natin na katarungan ng Diyos. Kaya ang ganda ng Tagalog sa gobyerno, pamahalaan. Alam niyo yung root word ng pamamahalaan is pamamahala or pagiging bahala. At pinaniniwalaan ng maraming scholar na ito'y nagmumula yung bahala sa word na bathala. So ano yung pamahalaan? Yun ang pag-manage ng kalikasan, ng kapwa-tao, ng lakas, ng kayamanan, the way bathala himself would if he was governing. Kaya ang linis ng word pamahalaan, which is pamathalaan, pamamahala, hindi lang basta gobyerno, which is of course a Spanish word. Ang ganda ng pinagmumulan that governance must come from divine will and must be under and put under divine control. Ngayon may corruption kasi hindi yun ang ginagawa ng mga tao. So sa biglang tingin, parang yung mga unrighteous are rewarded. Okay, magulat, nangyayari talaga yun sa mundo. Pero sabi, hindi naman lagi magiging ganyan. You will see all over the Bible that the justice of the Lord will never fail. That it will prevail. What's important is, when you face your divine God and judge, that you will pass the test. Totoo naman na, bad people can enjoy long lives. May kasabihan nga tayo, masamang damo, mahaba ang buhay.
Totoo naman eh, yung masamang damo, binubunot mo na, buhay na naman bukas. Bakit yung gulay, matapakan mo lang, patay? Ibig sabihin, pati ang kabutihan sa ating kapwa, dapat nating alagaan. Halimbawa, merong mabuting tao, huwag mo siyang pagsamantalahan, kasi baka yung kabutihan niya, mapatay mo, madala siya, maging masama na rin siya. Ang daming ganun eh, mabuti pero nadala, sumamatuloy. Therefore, dapat inaalagaan natin yung mabuti kasi yung mabuti, sensitive. Madali siyang mag-perish dito sa present world na wicked. Kaya kung may nakikita kang mabuting ugali na isang tao, mahalin mo yun, inourish mo. May mapagbigay, bigyan mo rin siya. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap dahil mamaya makakahalata rin yan. So, mawawala na yung pagiging mapagbigay niya. Marami mga tao, sa first love, di ba bigay na bigay? Ang pag-ibig, ang pagsinta, katapatan, lahat-lahat. Pero nung nasaktan, 1, 2, 3 times, ayaw na. Siya na yung nananakit, gumaganti na. Kaya dapat inaalagaan natin yung mabuti. Pag nakita mo, ang buti ng kapatid ko na ito, hindi ko siya paabusuhin. Ang bait-bait ng taong ito, susukulian ko rin ang kabaitan. Kasi pag ginawa natin yun, dadami yung kabaitan, dadami yung mabait. Pero, uy, alam mo, madaling utuin yan, utangan mo. Ano yun? Padali yan, konti lang bola-bola. Pag ginanon mo, akala nyo ba, after 3 or 4 or 5, nas makakahalata rin yun, mamaya magiging maramot na rin. So, nasira natin kung ano yung mabuti. Dapat nating inaalagaan ang mabuti para dumami yun. So, ano ang advice ng teacher sa mga sobra, mga extremist? Don't self-destruct with excessive goodness, even badness, or foolishness. In other words, don't self-destruct with extreme behavior. Be moderate. Avoid extremes, even extreme goodness. Ecclesiastes 7:19, wisdom makes one wise more than powerful, and a wise man more powerful than 10 rulers in a city. So here, wisdom is equated with strength. And verse 20, there is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. Bago pa sinabi sa Book of Romans that everyone has sinned and falls short of the glory of God, sinabi na ni Solomon, wala naman talagang kahit mabait at mabuting tao na hindi nagkakamali. Anong application, kapatid? Meron kayong mahal sa buhay na generally mabuti, tapos nagkamali, patawarin. I-restore, turuan, pero huwag ipagdiinan, tapakan, kalimutan, kasi wala naman talagang perfectly righteous. Sobra naman na paghanapan natin ating kapwa ng perfection. Kahit sino siya, kahit ano siya. Sometimes we over-idealize our mothers, so hindi natin iniisip na pwede silang magkamali. We over-idealize our fathers or our religious leaders or our teachers. Hindi natin sila binibigyan ng space to be human. That is cruel. Kasi ang tao, kahit gano'ng kaganda ng performance niya, meron din niya na moments na hindi ganang level ng galing-galing. May moments na siya yung mahina. So dapat natin siya ganang ganong puwang. This implies that people should not try too hard to be over-righteous. Yung talaga-alaga ba, walang-wala sa mo, kahit pa nga, hanggang antok-antok-antok na, pilit mo kami mag-pray, maga-maga ka na nakaka-amen, nakakatulugan mo, no? Ubod ng habang prayer dahil magdamag, pagising, amen. Ha, pero yung pala, hindi naman talaga pray. So, alam naman ang Diyos yun, so, napilitin lang sila ng sarili mo. Lord, bukas lang po ako mag-pray, antok na talaga ako. Ba't mo naman pipilitin? Sabi, may ganun talaga. Eh ngayon, kailan ka magpe-pray ng talagang thorough, mahaba? E di yung nung nasa mood ka, yung ganado ka talaga, may conviction ka. Kasi iba-iba naman yung klima everyday. Tulad din nung araw na masaya, huwag kang maglungkot kasi araw yan ang saya. So may mga moments na talagang very spiritual yung feeling mo. Doon mo samantalahin kasi may mga moments hindi ganun lagi. So doon sa mga moments na nagsasaya ka, nagdadasal ka, ang ganda ng fellowship mo sa Lord, parang bangko, nakakapag-deposit ka. Dumadating yung time na tigang na tigang ka sa espiritu, may ma-i-withdraw ka man lang dahil may pinagbubunutan ka ng goodwill between you and God. So respect the times and the seasons. People should accept other people's imperfections. Don't expect too much from yourself and from others. In other words, relax. Sabi nga nila sa Hawaii, hang loose. You know, relax ka lang. Huwag ka masyadong serious sa buhay kasi hindi naman laging nakakasolve ng problema yung pagiging serious. Kadalasan, nagdadagdag pa yan. Ecclesiastes 7:21-22,
Do not pay attention to every word people say, or you may hear your servant cursing you, for you know in your heart that many times you yourself have cursed others. May mga kilala po akong tao, very sensitive. Pag may nadilig na silang pintas o comment tungkol sa kanila, talagang dinaramdam. Pero dapat huwag tayo maging ganun. Sabi ni Solomon, do not be too affected by people's talk. Huwag mong ipagtanong, i-research, hanapin ang lahat ng sinasabi ng tao tungkol sa'yo. Sabi, sigurado, malalaman mo yung mga katulong mo, minumura ka. Alangan mang love ka nila. Liban nila talagang sobrang lovable ka. So, ina-expect mo na yon? Nagagalit to sa akin, ginising ko dahil inutusan ko. Masama ang loob nito dahil ganito, dahil ganun, hindi ko pinabali. Pagka tinanggap mo na ganun yon, hindi ka na masyado mag-expect. So, pag nangyari nga, hindi ka masyadong nasasaktan. May isa pa bang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi tayo dapat masyadong serious sa mga nadidinig natin laban sa atin na sinasabi ng iba? Because many words are not seriously meant. Sabi ni Solomon, eh, ikaw naman, alam mo rin na madalas nagsasalita ka rin ng pangit tungkol sa iba. Pero hindi mo naman talaga mean. Halimbawa, kung alam lang ng nanay nyo ang lahat ng sinasabi nyo sa kaibigan nyo tungkol sa kanya, baka kayo isumpa. Di ba, may mga ganun? Hindi lahat, ha? Kung alam lang ng husband ang lahat ng sinasabi ng misis niya tungkol sa husband pagkasama yung best friend. Kung alam lamang ng anak kung minsan ang sinasabi ng magulang tungkol sa anak, ha? Sa iba ring magulang, marami tayong sinasabi na hindi maganda laban sa kapwa natin kahit mahal natin sa buhay. But we don't feel guilty. You know why not? Because many times, hindi naman talaga heartfelt yon. Parang humihinga-hinga ka lang, sinasabi mo lang, pero hindi naman talaga ganun. Talagang pag nalunod yun, sasagapin mo rin dahil mahal mo pa rin sa buhay kahit may reklamo ka. So ang sinasabi dito nitong si Solomon, pag may nadinig ka na mga masamang komento ko sa'yo, huwag ka masyadong dibdibin. Sabihin mo, of course, naturally, siyempre, hindi ako perfect. May maipipinta sila. At saka, siyempre, hindi sila perfect. Namiminta sila. Pag ganun ang attitude mo, hindi ka lagi naramdam. Dahil, ang totoo, marami talagang sabi ang kapwa tungkol sa atin. Marami yun. Huwag mo nalang alamin para huwag sumama loob mo. At kung gusto mong alamin, alamin mo lang dahil gusto mong suruin kung totoo ba o hindi. At kung totoo, paano akong bago para mawala yung sinasabi nila. Dahil in-improve ko yung ugali ko. Then again, it becomes beneficial. Sa simula lang masakit, pero meron kang napapala pagkatapos. Many words are not really seriously meant. And we know that because many times you also talk senselessly. No? Nagsasalita tayo ng mga masakit pala pagka nadinig ng iba, pero hindi naman natin talaga mean. Of course, the good thing is to always control our tongue. But you know, na yung tongue, mas madali mo pang kontrolin kung minsan ng hito. No? Na nagpupumiglas, kahit pukpukin mo yung dalag, buhay pa rin, mahirap hulihin at habulin pag nakatalon, mas malala yung dila doon. So, isang kata binibigay dito sa atin ng Solomon na kapayapaan is, tanggapin mo na rin na talaga madaldal ka. Na talaga kumisan, yung katinang dila, masarap kamutin. No? Yung masarap magchismis. Kasi kung lagi kang, masama ang ginagawa ko, pero lagi mo lang ginagawa, nahahati ka masyado, naguguluhan ka. Pero pag sinabi mo, it's part of my imperfection. I will do my best by God's grace. Pero kung sakaling nangyari na uli, ayan na naman ako, my human nature. Hindi tayo tinuturoan ni Solomon na maging pabaya sa high moral standards. Hindi niya tayo tinuturoan na maging konsentidor sa mga sarili natin pagkakamali. Ang itinuturo lang niya sa atin, tao ka, tanggapin mo na tao ka. Tinatanggap ka ng Diyos na tao ka, pero hindi ibig sabihin, kinukuntin ng Diyos na laging ganyan ka na lang. Mag-improve ka. Pero kung hindi ka pa nag-improve, keep improving, pero be at peace with yourself. It also follows that you must be at peace with others. And where is peace premised? Acceptance of what is true about you and what is true about others. And the moment you accept what is ugly but truthful about yourself, the more you will love God because God loves you in spite of. And the more you will appreciate God because God never gives up on us. Pero huwag ka na lagi nakikipagtunggali sa sarili. Yung pagmamahal at pagtanggap sa sarili is also an act of godliness. Why? Because God created you. Kung minsan akala mo kapintasan yun, pero sa tingin ng Diyos, hindi pala. Kailangan mahanap mo kung ano yung strength ng what you might perceive to be a weakness. Verses 23 to 25.
All this I tested by wisdom, and I said, I am determined to be wise, but this was beyond me. Whatever wisdom may be, it is far off and most profound. Who can discover it? So I turned my mind to understand, to investigate and search out wisdom in the scheme of things, and to understand the stupidity of wickedness and the madness of folly. So the teacher tried to study and make sense of life. Did he find any sense? Verses 26 to 29. So I find more bitter than death the woman who is a snare, whose heart is a trap, and whose hands are chains. Yung mga nagbabasa nito, lalo yung, oh, sexist naman ni Solomon. The man who pleases God will escape her, but the sinner, she will ensnare. Look, says the teacher, this is what I have discovered. Adding one thing to another to discover the scheme of things, while I was still searching but not finding, I found one upright man among a thousand, but not one upright woman among them all. This only have I found. God made mankind upright, but men have gone in search of many schemes. Marami mga babaeng naguguluhan dito, at mga lalaki rin naman. But sinabi ni Solomon, first of all, read this as it is. Do not fault Solomon or apologize for him. He is a product of his time. No? May mga context talaga ang paningin nila nun sa mga gender. But I have a suggestion on how to read bad woman. Sabi niya, ang pinakamalalang mangyari ay yung meron ka maengkwentrong bad woman. Sabi niya, yung bad woman, wala kang pag-asa. Pagkaya nang dumating sa iyong buhay. Sabi niya, talo ka, sira ka. I propose it to be read this way. That Solomon being a man, you know, for him, to a man means one's strength. But for him, a woman is probably one's weakness. Weakness si Solomon, women eh. Alam niya naman ba? Diba? Bulibo yung mga asawa. Dami talitala. Yun ang weakness niya. At sinasabi maraming mga propeta ng kanyang panahon, naging dahilan ng pagbababa ng kanyang status with God. So pag sinasabi niyang yung woman ang curse sa buhay, yan ang problema, he could mean that one's weakness is trapped. Like a woman trapped to a man whose weakness is a woman. That one's weakness, whatever that is, a man, a woman, a child, vice, drugs, one's weakness is a trap. And one's weakness must be avoided and would be avoided only by strict obedience to God. May weakness kasi Solomon, women. In matters not concerned with man's weakness, there is a possibility of goodness, of success, and godliness. But it is impossible to be good when one submits to his weaknesses. Kasi sinabi niya, I'm a good man you can find, but a woman you cannot find any. And I was reading it that way and I said, it does not violate sound interpretation. Because a wise man like Solomon cannot possibly say na walang mabuting babae ni isa sa mundo. It could be a poetic way of comparing two things. People's weaknesses and desires twist their minds. Like a woman can twist the mind of a man na sobrang weakness yung woman na yun. So what is good? What is better? Continue to read Ecclesiastes. And it's nice to read alone. Ang ganda-ganda po pag bulay-bulayan yung Ecclesiastes. Really, it's my favorite book. Kung meron kang dalhin sa isang pulo na malalagay ka doon ng 5 years, walang alisan, take Ecclesiastes. No? Kahit mo siya ulit-ulitin na basahin, after 2 years or 3, meron ka na naman bagong makikita, not because the words change, but because you change. You are now more capable of seeing things than before. Kaya napakainam po. Ang challenge na ngayon natin, marami tayong lungkot, marami tayong hirap, marami tayong weaknesses, marami tayong reklamo, marami tayong kinocompare. Ano ang lesson na ibinibigay sa atin Solomon? Father, teach us. Humihingi kami, Panginoon, ng wisdom. Para itong pag-aaral namin huwag masayang. Maiuwi namin ang as much wisdom as possible. At habang binagbubulay-bulayan namin at iniisip ito, lalong mag-ugat sa aming kamalayan na lalo namin maintindihan yung practical application. Sa ilang saglit, magbulay-bulay tayo mga kapatid. Sa major points, God has touched you on, na ipinapaalala sa atin na merong lesson from Ecclesiastes
from the word of God given to Solomon. Consider such words and make peace with yourself and with God. Let's pray in silence.